wanted po sa Amerika pero sa Ilocos Norte naaresto ang isang lalaking nakaharap sa mga kaso ng sexual na pang-aabuso. Maingat po ang naging operasyon dahil protektado umano ng armadong grupo ang suspect na yan. At nakatutok si John Consulta exclusive. Ang tattoo sa kanang braso ng US fugitive na si Ervin Asuncion ang naging susi sa kanyang pagkakaresto. Sa isinagawang surveillance operation ng Immigration Intelligence Division at US Overseas Criminal Investigations, natuntun siya sa Bacara, Ilocos Norte. Hindi na nakapalag ang 23 anyos na suspect nang ipakita sa kanya ang arrest warrant na galing pang Amerika. Taong 2014 na magtaguraw dito sa Pilipinas ang suspect matapos sampahan ng 2 counts ng second degree sexual assault ng isang US court. We have received reports and information that this person is being cuddled by friends and relatives with firearms, short and long. So our operatives has to coordinate with the regional police or regional authorities so much so that we will be assisted by them. Tumangi magbigay ng payag ang dayuhan para makaiwasan ang mga banta. Agad ibinyahe papuntang Manila ang suspect at pinroseso sa immigration facility sa Bicutan, Taguig. Pinamamadali na ng Bureau of Immigration ang pagpapadeport sa naarestong US fugitive. We have to deport these international fugitives because they have to be answerable to charges in their hometown or in their country. He will be included in our blacklist and he will not be allowed to enter the country anymore. John Consulta, nakatutok 24 oras.